Hello mga kakusi! Welcome back po sa ating channel. And for this video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napaka-cheesy at napakasarap na cheese stick. At ang recipe na ito ay pwede nyong panegosyo at triple ang kita nyo dito. Kaya just keep on watching! So ayan, sisimulan na ho natin ang paggawa ng ating napakasarap na cheese stick. So sa mga gusto pong matuto kung paano gumawa ng ating lumpiang wrapper, meron tayong video na nakapaskil dito. So pindutin nyo lang po yan. So pagdatanggal na natin isa-isa, ikakat lang ho natin ito sa tatlo. So ibig sabihin po, magiging triple po ang bilang ng ating lumpiang wrapper. So sakto lang po ang size nito. And then pagkatapos na nating makat ito, itabi lang natin. At meron tayo dito 1 pack na small eating cheese. So, i-graded lang natin ito. Ayan. So, i-graded lang natin ito hanggang sa maubos lahat. And then, isit aside natin. At kailangan natin dito ng 1 cup na harina. And then, sit aside. At 5 tablespoons na cheese powder. 1 cup na tubig. At yung grated cheese natin. At kailangan din natin dito ng 1 tablespoon of margarine. So, painitin lang po ang ating pan or kawali. And then, ilagay ho natin yung ating 1 tablespoon na margarine or butter. So, i-melt lang ho natin ito. At pag na-melt na natin, mag-add tayo dito ng 1 cup of water. So, hahaluin lang natin ito hanggang sa kumulo. So, pag medyo kumulo na, ilagay naman natin yung ating 5 tablespoon na cheese powder. And then, hahaluin lang natin itong maigi hanggang sa ma-dissolve yung ating cheese powder. So, pag na-dissolve na, hayaan lang kumulo. And then, after 3 minutes, i-add na natin yung ating flour. So, gagamit tayo dito ng wires para maihalo lahat at maiwasan yung pamumuo ng ating harina. So, haluin lang po ng haluin hanggang sa magiging paste na po yung texture ng ating harina. So, halo lang ng halo. And then, after mga 3 minutes, pwede na natin ilagay yung ating grated cheese. At haluin lang ho na ang haluin hanggang sa matunaw yung ating grated cheese or mag-well combine ito. So, kung sa tingin nyo ay pwede na siya or luto na yung ating harina, pwede na natin itong hanguin. So, as you can see, nagme-melt na po yung ating cheese at humalo na sa ating harina. And then, pwede na natin itong hanguin o ilagay sa ating malinis na lagayan. So, pagkahango agad, pwede na agad natin itong balutin. So, ang ipinamahid ko or ipang sealed natin sa ating cheese stick, yun ay tinunaw na harina at kaunting tubig. So, sa paglagay naman po sa ating wrapper at yung ating gawang paste na cheese, kayo na pong bahala kung gano'ng kadami or gusto nyo punong-puno. At ayan, ganyan lang po ang pag-fold. Ipo-fold lang natin ng kaunti at itupi lang sa gilid. At saka natin lagyan ng ating ginawang pangdikit. So, ayan, hanggang ganyan lang po. Napakadali lang. At ayan, uulit-ulitin lang ho natin yung proseso hanggang sa matapos tayo. So, kung baguhan ka pa lang po sa ating YouTube channel, don't forget to like the videos at itap mo na rin po yung subscribe button dyan sa baba. At isama mo na rin po, i-click yung ating bell button, i-click yung all para ma-notify po tayo sa susunod nating videos. So, ito po yung nagawa natin lahat ng ating cheese stick. So, sa isang cup na harina, nakakagawa tayo ng 60 to 100 pieces na cheese stick. So, di ba sulit na sulit, sawa-sawa ka na sa pagkain ng cheese stick. Dahil kung bibili ka sa labas, mabibitin ka lang, mabibitin yung mga anak mo dahil gustong-gusto nila ito. So, ngayon, sa pagpiprito naman, kahit konting mantika lang, hindi naman masyadong lubog, okay lang po yan. So, after mga 2 to 3 minutes, pwede na siyang hanguin. So, magiging itsura na ito, di ba, napakasarap at napaka-cheesy nito. So, bukod sa cheesy, ito ay napakalutong. So, ilalagay naman natin yung ating second batch. Baka ang anak ko ay mabitin at ganun din yung sa inyo. Kaya, kung may sobra naman, pwede nyo siyang ilagay sa tub or sa Tupperware at i-freezer nyo lang siya para hindi masira agad. So, ito na ang ating napakasarap at napaka-cheesing cheese stick. So, paparisan lang natin ng sawsawan, ketchup o di kaya mayonnaise. So, di ba perfect combination
at napakasarap niyang pang merienda. Hindi kayo mauumay dito dahil napakasarap niya. So, yan, tikiman time at napakalutong nito. So, sana po ay nagustuhan nyo ang video na ito. Palike naman po ng ating videos para ma-recommend ito sa iba. So, ayan, kung gusto nyo naman po ay pangbenta ang recipe na ito, ilagay nyo lang siya sa lagayan katulad po nyan at pwede nyo ibenta ng tigsa 10. Halimbawa, piso isa or di kaya 8 piraso, 10. Yun, ganun. Malaki-laki na din ang tubo ninyo. So, ganyan lang po. Lagyan ng mayonnaise, lagyan ng ketchup para mas lalong sumarap. So, hanggang dito lang po at sana po ay nakatulong sa inyo at maraming salamat. Happy cooking, guys! I love you!